Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, ang ipepresent ko po sa inyo is ang PunkPanda. Have you ever heard of PunkPanda? Punk. You know, punk yung ganun, punk. PunkPanda. Yes, PunkPanda app. Yan. It's like a actually is a messaging app na nagsi-circulate ngayon sa ano sa social media, and na discover ko to dun sa kapatid ko kasi we use social media, right? And we use Messenger, Facebook, etc., whatever mga social media platform, no? But we don't earn from it, right? We don't earn from it, but we have to spend money para magkaroon tayo ng load. Right? Tama ba? Yes, tama. Bumibili tayo ng load para maka-access tayo dun sa social media platform, di ba? Kasi internet-based. But PunkPanda, ang PunkPanda po, once na ginamit mo siya, may bumabalik sa'yo in the form of token. So, token siya na later on, po pwede mo siyang gamitin into trading. Kasi naiipon mo siya. Habang ginagamit mo siya, merong bumabalik sa'yo. So, maganda siyang gamitin pang family. Kasi lagi naman tayong nag-social media, right? So, later on, I will explain what is PunkPanda, how to use PunkPanda, and what's in it for you if you have PunkPanda. I'll see you later, guys. Okay. Ano nga po ba itong sinasabi kong PunkPanda? Okay. PunkPanda po is a messaging app, no? It is a world's first secure messaging app. Kasi nowadays marami pong nahahack, 'di ba? Especially mga banking transaction nahahack po 'yan. But this app is a fully secured messaging app. So, meaning hindi ka po mag-aalala kung merong nag-i-stalk sa iyong account kasi encrypted nga siya. Hindi siya basta-basta nape-penetrate, no? And ang maganda kasi dito, itong app na to, habang ginagamit mo siya, merong tag na earn na token. Yun yung maganda doon. Kasi yung token na yon, pwede mo naman siyang i-trade, di ba? So in return magiging pera siya later on. So free yung app, free mo siya, free install siya, pwede mo siya makita sa Play Store or sa App Store, no? I-install mo lang siya, and then habang ginagamit mo siya, habang sinishare mo siya, nag-earn ka ng tokens. Every 30 minutes yan na ginagamit mo yung app. So, what's a better way to use a messaging app than this app? Kasi, merong return sa'yo, may bumabalik. Later on, may pambili ka ng load. Diba? Kasi, gumagastos naman tayo sa load. Oh, diba? So, pag naging ano siya, naging pera siya, meron ka na, diba, pambili load. But, hindi naman siya agad-agad. Siyempre, kailangan iipunin mo. Iipunin mo ng iipunin yung token na may inipan mo hanggang sa kung pwede mo na siya i-trade. Ganon. It is a military encryption na app na nagpo-protect sa privacy ng ating data. Diba? The more you use it, the more you share it, the more na marami kang ma-earn na tokens. May iba't ibang function ang Panda app. So, kung makikita ninyo, merong 6 na Panda
na nagre-represent ng bawat function niya. So ang unang ano, ang unang panda is yung panda post, no? Syempre nagre-represent ito ng mga pinopost, no? Diba? Pwede mo siyang fully control, no? Ikaw ang nagko-control. Kagaya lang din sa ano, sa regular na message, meron siya dito. Send mo lang yung link and then yung access nila. So, syempre, dapat meron ding app yung mga ano mo. Like, for example, if you have a community like sa Messenger, di ba, meron tayong GCs na tinatawag sa Messenger. Yun yon. So, pwede ninyong gamitin yung, ano, yung app through meetings, updates, di ba? Yeah, kagaya nito, if you are in ano, kung meron kang ganitong app, tapos meron kayong mga pag-uusapan, yan, yun pwede nyong gamitin. Ito maganda. tayong mga ano, tayong mga tao. Tayo, di ba, minsan naboboring tayo, and then we play games. Di ba, merong mga apps tayo na ini-install para lang makapaglaro ng game, para lang makapaglibang, di ba? Tapos, yung ibang games dyan, pwede kang mag-bet, pwede kang, ano, makipaglaro sa ibang bansa, di ba? Yung mga ML, mga ganon na, ano, di ba? Mga gamings yan. So, dito sa Panda app, meron din siya. Panda Play naman ang tawag, no? Kung saan, pwede ka rin mag-create ng sarili mong teams, pumili ng games na ano, tapos meron ding mga ano, mga tokens, di ba? So yun, meron din siyang gaming. Meron din itong Panda Profit. Ano naman yung Panda Profit? Ito yung kapag meron kang crypto, di ba? Familiar ba kayo sa ano, sa cryptocurrency? 'Di ba? Nauso po 'yan dati-dati pa, 'di ba? Ang pinaka ano nga niyan, ang pinakasikat niyan is Bitcoin. 'Di ba? Ang taas ng ano, ang taas ng palitan sa cryptocurrency. Maganda kasi sa crypto, wala kang hawak na ano, na pera. Nandun lang siya sa ano. Nasa web lang siya, 'di ba? Nasa ano, tawag diyan basta sa ano. Trading, ganun, mga trading yan. So kung mahilig ka sa trading, you might wanna try this one kasi meron din sila ditong trading, may crypto, di ba, may BNB, mga ganun na ano. Tapos meron sila tinatawag na DeFi. Alam yan ng mga nagki-crypto, di ba? DeFi meaning decentralized finance. Ibig sabihin, meron kayo isang fund lang, ganon, di ba? And then, once you have share dun sa ano na yan, ba, meron kang ano, bumili ka ng ganitong coins, ganon, kikita yun ng hindi mo namamalayan, di ba? So, depende sa laki ng binibili mo, depende sa dami ng binibili mo, na pinalalago mo, syempre, mas malaki din yung potential na kikitain. Ano pa ang meron sa Panda? PunkPanda. Meron din po itong Panda Vault na tinatawag. Vault. Di po yung ano ha, Vault is 5 ha, na let's vault in. Vault, kung saan, dun mo po pwedeng i-secure yung mga importante mo. So, ano naman yung katumbas nito sa ibang application? Ito po, ang katumbas nito is Dropbox. Diba? Na kung saan,
Yung file natin, meron po yan function sa ano natin, sa Gmail natin, na kapag ka naka-ano siya, naka auto-save, diba? Sinisave niya na sinisave sa cloud yung ano, yung mga files na ni-store mo sa phone mo, naka-auto-save sa ano, sa cloud. So, ganun din po yan. Na kung saan, ikaw lang yung po pwedeng mag-access ng iyong vault. O, diba, maganda siya. So, paano ka magkakaroon ng PunkPanda app? All you have to do is to click the link down below para po masubukan ninyo yung ano, yung paggamit ng app. Make sure lang na gagamitin ninyo siya palagi kasi hindi siya mag-earn ng token kapag ka hindi niyo siya ginagamit. Later on, I will show you kung magkano na yung na-earn kong token just by simply using the app. So, bukod sa aking ano, sa aking messenger, meron din akong other community, which is PunkPanda community, na kung saan, dun kami nagko-conversation. Like, messaging, parang regular chatting lang din, na, di ba, pag sa messenger, nag-chat ka, cha-cha-cha, blah-blah-blah, Mars, kamusta ka na, cheteras, di ba? O, alam mo ba si ganito, si ganyan, ganyan, di ba? Mag-video call ka sa family mo, mag-video call ka sa jowa mo, diba? May ibibilin ka sa anak mo, kukumustahin mo yung relative mo, basta make sure na meron din silang install na app para it works both ways na ano, na habang ginagamit yung app, nag-earn siya ng token. Yan kasi ang maganda dito sa app na to. Habang ginagamit mo siya, meron kang may balik sa'yo. May bumabalik sa'yo na kung pwede mo rin gawing ano, kumbaga ibenta kung merong gustong bumili ng token, yung mga crypto enthusiasts dyan na interested sa mga trading, sa mga ano. Ako, bago pa lang din sa akin ang ano. Although, alam na kikita ko na siya sa ibang ano, mga kakilala ko, nag-engage sila into cryptocurrency. But kasi, it's hard to invest in crypto, guys. Kasi, mahal po ang ano. Mahal po ang tokens. Ang free, yan, this is for you, Panda, PunkPanda app. Just simply install it, click the link below. So, I hope guys, nakatulong itong video na ito sa inyo, no? Kung kayo ay enthusiast ng cryptocurrency, mas magandang meron kayo nito para matry ninyo. Kasi kung it started here last year, November, and marami na po ako naipon na token. Okay? Once again, thank you guys for tuning in with me, for listening. No? I hope makatulong itong video na to sa inyo for today's guys. And I'll see you on my next vlog for my next topic. Stay safe everyone. God bless.